topic natin, paano kuminis ang inyong muka na mapula-pula. So, glowing, ibig sabihin, kumikinang ang inyong mukha at mapapansin niya ng mga tao. Pag sinabi natin glowing skin, syempre baka naman nandyan lang yung mga kailangan mo. Nasa bahay lang, libre lang, o kaya mura lang. Hindi kailangang maging mahal. Kailangan meron tayong mga routine o yung mga pang-araw-araw na ginagawa at kailangan gagawin nyo talaga araw-araw para gumanda ang ating kutis, maging glowing, kumikinang at mapula-pula ang ating pisngi. Skincare yan. Sabihin, araw-araw mong gagawin. Una sa lahat, tatanggal ka ng makeup. Huwag matutulog ng may makeup sa mukha at maghihilamos 2 times a day. Maglalagay ng moisturizer at saka mag-a-apply ng sunblock. Iisa-isahin natin. Ano ang mga pantanggal ng makeup? Pwede, ikaw na ang gumawa ng iyong coconut oil. Bumili lang ikaw ng nyog, ipakayod, gatain, lagyan ng mainit na tubig at pigain. Tapos sa mahinang apoy, lalabas na kusa. Ilagay mo yung gata doon, lalabas na kusa yung oil na iyong ginata. Tapos ilagay mo sa isang malinis na bote at matagal mo na yung gagamitin. Kumuha ka lang ng isang cotton balls. Kapag may makeup ka, yan ang gagamitin mo pantanggal ng iyong makeup. Mura pa. Yan ho ang ginagamit ng ating mga lola nung araw. Kaya sila mapuputi at saka walang gaanong mga pekas at saka maganda ang kanilang kutis. So, nandyan lang pala sa bahay mo. Hindi kailangang maging mahal. Ikaw na ang gagawa. Bukod dun sa coconut oil o gata ng nyog na ginawa mong oil, pwede rin yung olive oil na ginagamit mo pangluto. So, syempre, magtatabi ka sa another bote na mas malinis kasi maganda din ang olive oil. Kapag may mga parang sugat tayo sa ating balat, nagpapagaling ito. Yung ibang oil kasi mahirap nang mahanap dito sa Pilipinas. Kailangan nating maghilamos. Gumamit lamang tayo ng mild soap. Yung hindi masyadong mabango kasi very delicate ang ating kutis sa mukha. Ang kagandahan ng paghihilamos sa paggising o kaya isabay mo na sa pagligo mo at ganun din bago matulog. So huwag kang matutulog ng madumi ang mukha mo kasi doon nagsisimula yung mga pimples. Kasi pag may oil, may bacteria, magiging pimples, magiging acne. Gamit ka ng mga mild soap o kaya mild face wash. Umpisahan mo na to habang bata ka, teenager hanggang maging senior. Kailangan mo yan. Tsaka pag naghihilamos tayo, isama na natin yung ating kilay at tsaka yung ating pilikmata. Malaking bagay yan. Hindi ho kayo magkakaroon ng kuliti kapag ginagawa nyo yan. Ang dahilan ng kuliti ay kasi hindi naghihilamos sa umaga at tsaka sa gabi. Pagkatapos, pag malinis ng ating muka, yung right after ng paghihilamos nyo, gumamit tayo ng moisturizer. Napakaraming moisturizer dyan sa mga supermarket natin, groceries, o mga beauty store. Nandun lahat. Hindi ho kailangan mahal. Pwedeng nakasashay, pwedeng nakabote. Basta maglalagay kayo ng moisturizer dito sa mata, sa noo, dito sa lines kung saan tayo ngumingiti. At syempre, dun sa mga parts na very dry, umpisahan nyo na agad yan habang maaga. Habang bata kayo, maglalagay ng moisturizer. Any brand out there, basta abot kaya ng inyong bulsa. At pagkatapos nyong maligo, maglagay ng lotion sa buong katawan. Hindi lamang mukha ang inaalagaan natin, pati leeg, at ang buong skin ninyo dito sa mga braso at saka dun sa ating mga binti, lalo na dun sa talampakan para hindi mag-crack ang ating mga heels. So lahat yan, ikagaganda ninyo. Pag sa araw naman, pagkatapos ninyo maglagay ng moisturizer, aalis kayo ng bahay o kahit nasa loob kayo ng bahay, maglagay tayo ng sunscreen. Minimum SPF 30 pataas. Ngayon nga, pwede na yung mga 50. May mga nabibili na na SPF 50 na hindi naman malagkit. Para pagtanda natin, hindi tayo magkakaroon ng age spots. Magsisisi tayo kasi hindi na nabubura. Oras lumabas ang mga age spots.
Uminom tayo ng tubig. Ito ang kaibigan natin. 8 hanggang 12 basong tubig during our waking hours. O habang gising tayo. Hindi naman ho kailangan na sandalian lang, dadamihan nyo na agad. Hindi. Sa buong day, kailangan ilalatag ninyo yung pag-inom ng inyong tubig. Masustansyang pagkain. Hindi ho kayo magkakamali. Kasi yung mga isda, nandyan ho yung mga fish oils, tapos lahat ng gulay at prutas, nandyan ang mga antioxidants, mga vitamin C, kailangan nyo yan para gumanda yung kutis ninyo at saka pang support sa pagkakaroon ng collagen. Mura lang po ang gulay, ang prutas, para magkaroon tayo ng magandang kutis. Yan talaga ang sikreto. Maging mabilis sa paliligo kasi nakaka-dry ang paliligo ng matagal. Lalo na kung ang ginamit nyo ay napakainit na tubig. So, dapat maligam-gam na tubig lamang po. Tapos, para mas maganda din ang ating kutis. Sabi mo, bakit magsishampoo? Buhok naman yan. Kasi, pag malinis ang ating buhok, hindi pupunta yung mga dumi at bakterya sa ating kutis sa muka. So, kasama yan. Kailangan hinuhugasan nyo rin palagi ang inyong hair. At lalaban ng madalas yung punda ng una ninyo para hindi maiwan doon yung mga bakterya. Kung pwede nga, once a week pinapalitan yung punda ng inyong unan. Mag-ehersisyo para iikot ang red blood cell kasama yung oxygen. So, lahat na o-oxygen yung inyong balat. Kasi hindi ba, pinakamalaking organ natin ay ang ating balat at kutis. Siyempre, pag maganda ang tulog natin, mas maganda din ang ating kutis. So, exercise, matulog, minimum 6-7 hours, tapos bawasan po ang problema. Kasi yung problema talaga ang nagko-cause ng wrinkle. Umiwas tayo sa araw. Kasi yun din ang nagko-cause ng pagpangit ng ating balat. Iwas din sa naninigarilyo at huwag na ho kayong manigarilyo. Kasi pag kayong pa mismo yung naninigarilyo, apektado po ng free radicals yung inyong mga cells. So, pati cells ng inyong kutis. Ang mga kakainin, eto, marami tayong mga vitamin C sa ating gulay at prutas. Gamitin ho natin lahat yan. Tapos, yung soup, pwede ho tayong uminom ng sopas mula sa manok, isda, at saka beef. Pwede nilaga, pwede sinigang kasi magandang source yan ng murang collagen. Kahit po yung paa ng manok, di ba? Meron akong isang video, murang source ng collagen. Hindi lang po collagen, kailangan natin ng vitamin A, tapos lahat ng mga B vitamins, B3, B5, B9, vitamin C, D, E, A, C, N, E, antioxidant, pampaganda ng kutis. Isama na rin natin yung vitamin K. Uminom ho tayo ng tubig para hindi tayo dehydrated, hindi mangungulubot ang ating balat. Pwede rin ho ang sabaw ng buko. Pwede rin ho ang mga juice. Diba sabi ko nga, yung inyong prutas, pwede niyong i-juice. Yan, para makuha nyo yung vitamin C, vitamina, mineral na kailangan ninyo. Ito ang ating mga tips para magkaroon ng magandang kutis. Salamat!